25 centimos BSP series coins, guys. Ito po ang ating tatalakayin ngayon, no? Alam niyo po ba, guys, na dito sa mga 25 centimos at kahit sa iba pang mga coins, eh meron po nga tinatawag na tone coin. Yun po yung nagkaroon ng pagbabago, no? Nagkaroon ng pagbabago sa kulay kagaya nito, mga 25 centimos nito sa ating yung pangkaraniwan nakikita ay golden siya, 'di ba? Ayan, mga brilliant circulated, mga extra fine, mga uncirculated condition, no? Ayan ang kanyang kadalasang itsura. Pero meron po tayong hawak na 25 centimos na ang kulay ay kulay silver, no? Kaya yun po ay nabibilang din sa error coins kasi nagbago yung kanyang kulay, eh. Diba? So hindi na siya pangkaraniwan, no? At sa aking pagkakaalam, mas madalang pa ito sa mga frost coin, no? Kaya samahan nyo ulit ako sa 8 minuto at re-reviewin natin ang Twin Coin na 25 centimos. Okay guys, welcome back to my channel. Kalimayunay po, nandito na naman tayo. At doon sa mga bago lang, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated pag may bago tayo. At mag-join po kayo sa ating membership. Kung paano ba mag-join, guys? I-click na lang yung join button sa katabi ng subscribe button at complete. Kumpletuhin niyo lang yung mga instruction doon at kayo ay magiging member na ng ating channel. No? Alright guys, ang ating coins. Ito. Ito yung sinasabi ko kanina na 1996 na nagbago ang kulay, no? Imbis na golden ang kulay niya, ay naging silver na siya. Ayan. So, napapansin nyo naman, napakagandang coins na ito. Kaya ito, no? Shout out ko muna si Rene Magada, no? Ito bro, yung coins mo, napakaganda. Tone coin, ito yung tinatawag na tone coin, no? Nabibilang din ito sa mga error coins, eh. Diba? Paano ba natin nasabi nga error coin siya? Eh, siyempre yung kulay po niya, no, nagkaroon po yan ng chemical reaction yata yan sa pagkakamint. Kaya nagbago ang kulay. At sa aking impormasyon na nakuha, eh, mas madalang pa itong mga nagbabagong kulay na ito sa mga frost. Ito yung mga frost coin. Kasi itong mga frost coin, magkaiba naman kasi yan para sa akin. Frost coin, eh, variation yun, eh. Itong mga nagbabagong kulay ng barya, eh, error po ito. Hindi naman siya variation. Kaya magkaiba yan. Pero pagbabasihan natin yung dami, eh, talagang mas madala nga ito. Ayan, no? Kasi lalong-lalo na yung mga ganito. Katulad nitong isa, imbis na golden siya, parang namumula-mula pa siya. Masasabi natin ganyan na talaga nagbago ang kulay niya. Kasi nga, kung sa kondisyon niya, no? Kung maganda pa, ta hindi naman siya damaged, at iba na yung kanyang kulay, eh, masasabi mo na talagang toned ang yan, no? Toning, no? Nagbago ang kulay, no? Agaya nito, silvery na siya, eh. So namumukod tangi itong 25 centimos ito, 1996, no? At patitingnan muna natin dito sa lumista tulad ng dati, di ba? Tingnan natin yung kanyang value 1996, ayan, no? So 1995 to 2003 yung series ng date, no? Overs and reverse, nandito na yan guys, at yung references. Ayan, kung gusto nyong makuha yung kabuuan ng impormasyon sa bariyang ito, yung kanyang full specification, nandito yan sa n.nemista.com. At ito po guys, 1996. Ayan, at napansin ko na 1996 pala ay madami siya, 41%, eh. Diba? Hindi pala mahirap hanapin itong 1996 na ito. At mag-comment nga kayo dyan guys kung meron din kayong 1996, no, kahit ibang years, baka meron din kayong naiiba yung kulay. At i-comment yun, lalong lalo na kapag maganda pa ang kondisyon, no guys. So magandang i-collect yan. Tingnan nyo yung kanyang common nga, eh, meron ng value rito from fine condition to almost or about uncirculated, nasa 9, sabihin na natin 10 pesos. Diba? Round off na yun. Parang walang butan po. Maganda ng value niya. Yung common yun guys, ha. Eh, itong ating aero coins na tone coin, eh, may karagdagang value po yan kasi special na po siya, eh. No?
Pero itong mga gantong mga tone coin, wala po ito. Wala po akong nakita ng collector's price. Depende na lang ito sa magiging pag-uusap. No, lalong-lalo na kapag maganda yung coin kagaya nitong ating hawak. Di ba, pag nagustuhan ng collector yan, kung meron kayong ganyan, gusto nyong ibenta, kung halimbawa may mga hawak kayo. Di ba, at gusto nyong i-alok, no? Sa page natin, pwede nyo pong i-post yan sakali may online Facebook page, no? Ilagay nyo lamang doon kung gusto nyo ibenta, kung binibenta ninyo. At baka merong magka-interest na i-collect ang inyong mga tone coin. Diba guys? At i-comment nyo rin guys kung meron na po kayong series na itong mga 25 centimos. BSP series po ito eh. Baka meron po kayong set na, yung buo na, yung kompleto ang years niya. No? Ako, ang dami ko na pong ganito. Kaya lang hindi pa rin po makakompleto. Dahil hindi na rin po tayo basta-basta nakakakita na mga 25 centimos na ito, kahit sabihin natin common yan. Tapos ang hirap na din makakuha ng magagandang kondisyon eh, yung mga extra fine, yung mga uncirculated. Totoo, balikan natin yung coins, yung mga coins natin eh, no? Ito, pansinin nyo guys, ang dami-dami niyan at iilan lang, at ibig sabihin na nag-iisa lang siya sa dami niyan, na siya lang yung naiiba ang kulay. Ayan eh, talaga ibinuod ko na siya kasi siyempre itatago ko na yan, ikukulik ko na yan, ragdagan sa aking mga koleksyon. At kayo din po doon sa mga nagsisimula na mag-collect ng coins, ituloy-tuloy niyan guys, no? Huwag po ninyong intindihin yung sasabihin ng ibang tao kasi wala lang po masama sa pagkukulik. Hindi po natin kailangan ng maraming pera para maging isang coin collector, no? Magawin nating libangan ito, nakakalibang, nakakatanggal ng stress. Pag tayo ay nagkikilatis, 'di ba? At pag nakakuha tayo ng magandang mga coins eh mapapakinabangan natin 'yan kahit paano. Pero 'wag lamang tayo magmamadali kasi hindi naman po pagbebenta ang ating focus sa pagiging isang coin collector, no? Kaya nga tayo collect eh. Collect, sabihin mag-collect, no? Kung tayo po ay magpo-focus sa pagbebenta, siguraduhin lang natin na ating mga hawak eh talagang magugustuhan, katulad ng mga ganyang kaganda na yan, no? Pero kahit gano'ng kaganda yan, hindi pa rin ganun kadali ang magbenta ng mga coins. Darating yung time na yan, no? Hindi mo inaasahan makakapagbenta ka. Alright guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat pong uli, no? Hanggang sa susunod. Until next time guys, God bless you all po. Out muna tayo.